Hi guys, welcome to my channel, and in this video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Sequoia sa kahit anong PC or laptop. So, isa na natin. So, sa video na to guys, ang ginamit natin ay Windows 11 operating system. So, una guys, magda-download tayo ng Python, yung pinaka-latest version. Ayan, latest version. Install natin yan guys. After that guys, punta tayo sa Google Chrome. Open tayo Google Chrome. Then search hardware snippet. Ayan. Dito sa GitHub, then download natin yung latest version. Sa baba yung isa yan .exe. So, download natin yan. Next, download natin yung opcore simplify. So yan, punta tayo dyan sa GitHub din. Then dito sa code, click natin download zip, then save lang natin. Then, meron na tayong dalawang files. Ayan. So, unang gagawin guys, extract muna natin to. Ayan, tabi natin dyan. Then, next, open natin itong hardware snippet. Then, click run anyway. Then, yan. Kunin natin guys yung specification natin base sa PC na insula natin. So, kung makita nyo guys, ayun yung report ng specs ng PC natin. Export natin siya. So, yan. Click lang tong export. Yan. So, H siya. Type H, then enter. So, yun na guys. Andun na yung report, no? Ayan, andyan siya. Folder na yan. So, yan. Pag in-open natin yan, makita natin yung report.josm. So, next naman, guys, click natin tong dump ECPI. So, select natin yan, guys. So, yun. Na-export na rin, guys, no? So, makita nyo, guys, dalawa na siya. Yan. Pwede natin i-close to. So, di na natin kailangan tong hardware snippet. So, yan. Dalawa na siya, no? May folder na. So, yan lang dalawa yung kailangan natin. So, yan. Quit na tayo, guys. Ayan, guys. Close natin yan. Then, ayan. Punta tayo dito sa opcore naman, guys. Opcore. Of course, simplify. So, run natin tong batch file. Ito. Yan. Click run lang. Puntayin lang natin konti. And yan, guys. Select hardware report. Yan. So, nasa 1 siya. Type natin 1. So, yun guys, mag-loading konti. And then, ito, hinahanap niya yung report, no? Yung kaninang generate natin. Lalagay natin dito. So, gagawin natin, guys. Open natin yung folder kanina. Tapos, ayan, i-drag and drop natin tong, report. .josn. So, next, enter natin. So, ayan, kung makikita nyo, guys, andyan na yung report, no? Kung ano yung mga supported na Mac OS version ng base sa specs ng PC natin. So, dito sa guys sa video card, hanggang Monterey lang siya. So, yung natin, yung legacy patcher natin ay pwede hanggang Tahoe. So, yan guys, no? Hanggang Tahoe. Ito, Monterey lang, no? So, pero ang install natin guys, Sequoia, no? So, kahit hindi supported yung video card, so okay lang yon.
Pwede naman tayo mag-fight ng video card, no? So, install natin si Kuya. Select natin 24. So, nasa inyo guys kung anong macOS version yung install nyo. So, dito select natin yung video card na i-install natin. So, hanggang Monterrey, wala tayong supported na video card guys, no? Pero sa ngayon, install lang muna natin yung OS. Mag-select lang tayo ng kung ano dyan. Ilalagay ko sa baba guys yung link kung ano yung mga supported na video card nya, no? Lalagay ko sa inyo yung link kung ano yung dapat nyong bilhin na video card model. So dito naman guys, ACPI. So yan, drag and drop lang natin, tapos okay na guys, makakapag-create na tayo ng EFI. So dito, check lang natin ko guys yung SM BIOS, kung ano yung SM BIOS nya na ayan. So ayan ang naka green, ayan daw yung i-install na SM BIOS, no? So yung supported sa kanya. So back natin. So ayan, finally guys, build na tayo ng OpenCore EFI. So importante ito guys, yung EFI, para gagamitin natin siya mamaya sa pag-install ng macOS. So ayan guys, oh. So yan guys, type lang natin Y to proceed, yan. Continue natin, then yan, mag-generate na siya ng mga keks na kailangan natin. Tingnan lang natin konti, then ayan, tapos na. So dito guys, may sa-select pa pala tayo dito, no, para matapos na ng gusto. So itong green, yan. So 11, type natin 11, no? So ayan, tapos na guys, no? Ayan, nag-generate na yung EFI natin. Ito yung pinakamahalagang files na kailangan natin, no? So ayan, okay na guys. So ito, disregard na lang natin to guys, ha? Hindi natin to kailangan guys. Ayan, yung USB tool. So hindi naman natin kailangan yan, no? So proceed na tayo guys. So next guys, mag-create. So next guys, create tayo bootable, no? Nasa description kung paano ma-download yung image na. Open tayo browser, mini partition wizard. So download natin yan guys, kahit yung free version lang. Okay. Next naman, Balena. Balena Etcher. Download natin yan, Balena Etcher. Next, yung Explorer Plus Plus. So yan lang guys yung tatlong software na kailangan natin, no, para sa pag-install ng image. So yan, hindi na natin kailangan to. Then anong gagawin natin guys, siyempre mag-flash tayo ng image sa USB natin. Okay guys, open natin Balena Etcher, yan. And then select natin yung image natin, si Kuya. So yan yung si Kuya. Next guys, yung flash drive natin, no. So make sure naka-insert na, yan. Then click lang yung flash ito. Then yes, I'm sure. Yan. So yan, hintayin lang natin yan guys, no. Medyo matagal yan guys. So depende guys sa flash drive nyo, no. So sa akin kasi HDD yung SSD yung ginawa kong external drive, so medyo mabilis siya.
So, abot to guys ng 30 minutes to 1 hour. So, yun guys, kung makikita natin, flash completed. So, next, install natin yung mini partition wizard. Then, after nyan guys, yan, open na natin yung partition wizard. So, dito guys, hanapin natin yung flash drive natin, no? So, ito yung flash drive natin. Yung EFI guys na partition, change letter natin. So, kayo bahala kung anong letter gusto nyo. So, click apply. And then, close na natin yan. So, okay na guys. May letter na yung EFI natin. So, visible na siyang partition. So, next naman guys. Ayan. EFI, no? Yung visible natin. Next naman guys. Itong Explorer++. So, right click. Run as administrator. So, ayan. Yung, ano, delete natin doon, no? Kung ano yung nakalagay doon. So, ayan. Dito natin ilalagay yung EFI na ginawa natin kanina. So, copy lang natin yan dyan. Tapos, paste natin. So, yun. Okay na yun, guys. So, yan ang purpose yan, guys. Para mailagay natin yung EFI. So, kung walang Explorer++, guys, hindi natin yan malalagay dyan. So, okay. Restart na tayo and proceed na tayo sa installation. So, yan, guys. Piliin natin dito yung flash drive natin. Ayan yan. Click natin to. Yung Apple na yan. So, click install. Ayan guys. Antayin lang natin konti. Ayan guys. So, dito na tayo, no? English lang. Then, ayan. Dito muna tayo guys sa this utility. So, ipo-format muna natin guys yung internal SSD natin. So, hanapin natin yung internal SSD. So, andito yun, yung unang-una, yan yung SSD na nasa computer. So, ano natin yan guys? I-format natin. Ito, erase. Click natin guys itong erase yan. So, make sure APFS yung ano natin, yung format. Yan. Kahit dito sa name, kahit anong name. So, kayo na bahala dyan guys kung anong name lalagay nyo. Then yun, format na. And guys, okay na. So, close na natin to guys, no? Tapos, install na natin yung macOS Sequoia. Yan, click lang, continue. Medyo matagal lang siya guys, no? So, depende sa PC nyo yan guys kung... And guys, click natin. Continue, then, ayan. Continue lang tayo. Then, select natin yung SSD na pinormat natin kanina. So, continue lang guys. Then, yan, nag-install na yan guys, no? Wala na kayong gagawin dyan guys, kundi, ano, hantayin na lang, no? So, dito guys, sobrang tagal yan guys. So, pinoward lang natin, no? Kinat natin yung video. Pero, umabot to guys ng 30 to 1 hour. So, depende sa bilis ng PC nyo. So, yan. Automatic yan guys, no? Wala na kayong gagalawin. So, automatic siya mag-i-install. Mga siguro, mga 3 hanggang 4 na boot siya na restart. So, yan. Paulit-ulit siya guys na magaganyan. So, matagal yan guys, no? Pinoward lang natin. So, yan. Wala lang yung gagawin guys. Dire-diretso lang siya. So, hayaan nyo lang siya, no? Yan, pinoward na natin dito guys. Pabayaan lang natin siya. So, yan. Alas pang apat guys, no? So, isa pa, hantayin pa natin, no? Yan na guys, matatapos na siya. Restart na naman. Ayan. Panlima guys, no? Medyo matagal talaga siya, guys. Dahil ilang gig din kasi yun, guys, no?
So yan na guys, malapit na, no? So yan na, okay na. So, pag ganyan lumabas guys, ayan, setup na natin, English language. So continue lang tayo guys dito. Yan. So okay nang bahala. So, dito, ayan. So yun guys, okay na guys, no? Naka-install na tayo ng ano, Mac OS si Kuya. So dito guys, since keyboard, hindi keyboard na Mac yung keyboard natin. So setup natin siya ng ganito guys, yan. Yan. So yun, okay na guys, no? Tapos may isa pa tayong gagawin guys, no? Itong open core configurator. So, kailangan natin to guys i-download dahil para kahit tanggalin na natin yung flash drive ay magbo-boot na siya ng kusa sarili niya. So yan guys, download natin yan. So after ma-download, open natin siya. So open yung ganyan. So ito yung kailangan natin to guys, ayan yung ma-mount natin, no? Mount natin yung hard drive, tapos mount din natin yung flash drive. So close lang natin yan guys. Ayan, open natin pareho. EFI ng flash drive saka hard drive. So lagay natin sa hard drive tong EFI, yung kayang ginawa natin kanina. So kahit tanggalin na natin guys yung flash drive, ay okay na siya. So ito guys, oh, pakita ko sa inyo, no? So tinanggal na natin tong flash drive natin. Yan, andyan yung EFI kasi nilipat na natin dun sa computer. So pwede natin siya i-restart and magbo-boot na siya ng kusa sa sarili niya. So and guys, no, pakita ko sa inyo, no, na okay na siya. So video card na lang kulang nito guys, no? So guys, sa mga naghahanap na kung anong compatible na video card sa kanya, nasa description yung link. So check nyo lang guys yung video card na pwede sa kanya, no? Pwede yun, pagka cellpack nyo ng video card ay okay na kagad siya. Or pwede mag-flash pa kayo ng open core legacy patcher. So comment down lang guys kung meron kayong mga katanungan. And maraming salamat guys, hanggang dito na lang yung video natin.